Hello po, pasensya na po kayo kung naputol po yung video. Kasi po nag-blackout po yung cellphone ko. Kaya hindi na po natapos yung interview kay Onat. Tapos, yun po. Yun lang naman po ang gusto kong sabihin. At saka, yung i-advise po sana niya is magbaon lang po ng malaki-laking pera pagdating sa mga lalaki. Kasi medyo mahirap po talaga maghanap ng work. At saka, kung makahanap man po, hindi ka agad-agad ganun kalaki ang sahod dahil po part-timer lang po at saka hindi pa magiging full-time. So, kailangan nyo lang po talaga may malaki-laking budget para may pambayad kayo ng bahay at may pang-allowance po kayo. So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, Rowena Lagbas. Naipangako ko po sa inyong video, sa lahat po ng mga subscribers ko. Ito na po, na nagsusubaybay po pa tungkol sa Poland at saka dito sa Paris. Ito na po yung pinangako ko sa inyo. Sorry po. Kasi ngayon ko lang po nagawa dahil sa sobrang busy po talaga. At saka ngayon po, meron po ako talagang in-interview yung isang tao, nakiusap lang po ako, dapat hindi ayaw nga pumayag, pero nakiusap lang po ako na interviewin ko siya. Kasi sa ngayon po talagang medyo critical po ang sitwasyon sa Poland. So ngayon, interviewin po natin ngayon si Natoy. Natoy, ano nga palang agency mo nung galing ka ng Pinas? Agency ko sa Pilipinas, Gold Icon. Okay. Magkano naman ang naging ang naging placement fee mo doon? Placement fee ko 245,000. Ah, wow. Pero sa amin, ang buti mura pa nung mga panahon ninyo kasi nung kami 350,000 na. Sa Poland naman, ilang taon ka sa Poland? 3 taon ako sa Poland. Saan ka sa Poland? Sa Warsaw ba? O sa Warsaw. Sa Warsaw. Mm-hmm. So, anong trabaho mo sa Poland? Factory worker. Factory worker. Ano mga ginagawa mo doon sa factory ninyo? Nagagawa kami isda. Isda? Fish company. Ah, fish company ka. At saka ano pa? Hindi ka ba lumipat ng company or ano? Hindi ka man lang ba lumipat ng ibang company? Isang taon ako mahigit sa fish company. Okay. And then lumipat ako ng wipes. Ah, okay. So, bakit mo naisipang lumipat ng Paris? Malaki ba ang sahod sa Poland o maliit? Ang sahod namin sa Poland, 12 oras, okay na rin. Umabot din ng 50,000. Ah, okay. Malaki rin. Kasi nung kami, hindi talaga kami umabot ng ganun. Okay. Tapos? Pero 12 oras yun hanggang Sabado. Ah, okay. Bakit mo naisipang lumipat ng Paris? Alam mo naman na medyo kahirapan sa mga lalaki ang maghanap ng trabaho dito. Naisip ko kasi mas kailangan ko ng pera ngayon. Kaya nakipagsapalaran ako dito sa Paris para kumita ng mas malaki. So dito sa Paris, meron ka ng mga contact, may kaibigan na nauna or ano? Bago ako pumunta dito, may contact na ako. Ah, okay. May tutuluyan ako kasi mas maganda kasi kung may kontaka na dito bago ka pumunta. Ano bang dapat nilang unang hanapin kapag pupunta sila rito ng Paris, bahay, trabaho or ano? Kung gusto nilang pumunta dito sa Paris, ang kailangan muna nila bahay. Mm-hmm. Pera. Okay. Magkano naman yung pera? Sabihin na natin 800 to 1,000 euro. Kasi okay, hindi natin alam kung kailan tayo magkakatrabaho. Okay. So, kailangan natin ng bala para habang walang trabaho, may pang-allowance ka. Tama. Sa ngayon, sa tinitirahan mo, okay ba sila sa'yo? Or ano bang sitwasyon mo? Nagbabayad ka ba o libre? Libre ako doon lahat. Pagkain. Ah, okay. Pamasahe. Wow, napakaswerte mo naman. Okay. Sa sitwasyon ngayon sa Poland,
na nagkaroon ng gera sa Ukraine at saka Russia. Anong nakita mong sitwasyon ng mga Ukrainian na nasa Poland sa ngayon? Sa tingin mo ba naging crowded ang bansang Poland dahil sa mga Ukrainian? Yes, sobra. Kasi pagpunta ko ng Warsaw, andun sila lahat sa Central Station. Tapos sa labas ng Warsaw Central, andun meron silang mga tent. Ah, okay. So, meron naman bang nagbibigay ng mga pagkain sa kanila? Or inaasikaso naman ba sila ng Poland government ng maayos? Yes, marami silang organization dun para tulungan yung mga Ukrainian. So, sa pagpunta mo rito, itatanong ko lang kasi ito yung pinakamahalaga sa ating mga kababayan na gustong pumunta rito, yung mga may planong pumunta na tumalo na limbawa dito sa Paris, sa Italy, or sa Spain. So, anong maipapayo mo? May control ba sa ngayon na may, because dati wala, before walang control. So, ngayon ba na nagkaroon ng gera, sa tingin mo, may control ba o naging mahigpit ba ang sitwasyon sa ngayon sa mga bumubiyahe, sa mga board, especially sa mga borders? Nung pumunta ako dito sa Paris, na-control kami dyan sa bago pumasok ng Germany. Pinababa kami lahat sa bus, tinignan kung may mga visa kami, may mga valid visa kami or TRC. Okay. Tapos? Pero hindi na nila hinanap sa akin yung vaccine certificate. Ang hinanap lang nila sa amin, visa. Okay, okay. So sa tingin mo, kasi ikaw may TRC ka, di ba? Yes. Just for example, ang dala lang ng mga kababayan natin ay visa lang, ay passport lang with valid visa. Sa tingin mo, malalagpasan pa rin nila itong control na to? Papayagan pa rin sila na makalabas ng Poland? Yes, hanggat valid ang visa ng isang tao, pwede silang pumasok ng Spain, Paris, Germany, other parts of Europe. Okay. So, eto last na lang na question ko kasi medyo napahaba na tayo. Ano bang maipapayo mo sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Paris? Lalo na sa mga kalalakihan. Kasi lalaki ka, di ba? Okay. So, ikaw ang